Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon pong umaga ay simulan natin ang ating gawain at mapalad tayo sapagkat ngayong umaga, makakarinig po tayo ng study in the Word at tayo ay babahaginan sa buhay ng ating kapatid, Sis Irene Lemente. Papuri po sa Diyos sa kanyang buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. The fellowship of believers. Okay? Ibig sabihin ng fellowship, pagsasama-sama, pagtitipon-tipon ng mga magkakapatid sa pananampalataya. So, pag sinasabi pong fellowship, hindi ito parang ordinaryong kasiyahan lang. Okay? Ito ay pagtitipon ng mga pananampalataya na merong kinakarakterize o pinapakita dito yung tunay na pagkakaisa. Okay? Tunay na pagkakaisa na merong kaakibat na pagsunod sa mga tagubili ng ating Panginoon. Okay? Ito din po ay lifestyle natin bilang mga Kristiyano. Hindi ito kasiyahan na katulad ng makikita natin sa labas, kundi ito ay kasiyahan na merong kasal na may kabanalan sa pagkakasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Kasiyahan na pagtitipon na kung saan iba ang kagalakan mula sa ating Panginoon. Okay? Carry for one another, kasama dito. Ito po yung pagbibigay ng care, pagkakaroon ng concern natin sa ating kapwa. Kung makikita natin dito, marami sa atin dito ang mga pinagkakatiwalaan, okay? Pinagkakatiwalaan ng mga bagay-bagay, okay? Pinagkakatiwalaan ng mga tupa upang pangalagaan, upang bigyan ng pansin. Hindi lang po yung mga tao, maaari na sa iyong grupo, kundi may mga tao ibinibigay sa iyo si Lord upang bigyan mo ng pansin para maalagaan ibang bahagi ng kanilang spiritual na buhay. Direct na ipinapakausap sa iyo ng ating Panginoon nang sa ganon ay ikaw ang kikilos na sa pagkat sa iyo itinatagubili ng gawain mo. Care for one another. And dedication to help each other to grow in Christ. Dedication. Pag sinabi pong dedication, ito po yung pagbibigay ng buhay natin. Pag-aalay ng buhay mo, ng sarili mo, ng lakas mo, ng oras mo. Okay? Talagang ibinibigay mo. Binibigay mo ng to, ng pansin. Kung ano man ang meron mga naisip mo para sa ikabubuti ng iyong kapwa, ano mga tao ipinagkatiwala sa'yo na makatutulong sa kanila na sila ay lalago, ito ay ibibigay mo. Kahit po na wala kang panahon, tiyak na magbibigay ka ng panahon para sa kanila. Okay? So, dito, sinasabi dito, what is fellowship sa ibang bahagi? Fellowship means more than being together. Ibig sabihin, mas mahigit pa sa pagsasama-sama. Okay? Mas mahigit pa sa pagsasama-sama, mas malalim ang connection nito sa isa't isa. Okay? Sabi dito, it also means partnership. Partnership, ibig sabihin ka-partner mo sa negosyo, ka-sosyo. Amen? Kasama mo, ka-agapay mo. Okay? Ka-agapay mo. So, for partnership to work, it requires participants to agree or have something in common. Okay? For partnership to work, it requires participants. Ibig sabihin, para yung partnership na mag-work, okay, dito, sa gawain natin dito, meron kang kasama, meron kang katuwang, okay, hindi ka nag-iisa. Para mag-work ito, kailangan ng participation, okay? Halimbawa, meron ka mga idea, meron ka mga naiisip na dapat na gawin para sa isang gawain, sa mga bahagi itinatalaga sa'yo, kailangan mo ilahad dito. Okay, nang sa ganun, nakapag-participate ng marami, okay, mga information na dapat ibahagi, kailangan mailahad at ibahagi ito. Hindi ka maaari mag-desisyon ng mag-isa kung meron kang kasama. Bakit? Itinatalaga ang mga kasama mo na sa ganun pagsama-sama kayo mag-desisyon sa isang bagay, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Hindi pwede mag-isa ka lang kasi meron kang kasama. Hindi pwede mag-desisyon ka mag-isa kung meron kang kasama, dapat na mag-desisyon. Okay? Hindi pwede sa'yo lang ang mga bagay-bagay na ito na nalalaman mo kailangan ilahad ng mga bagay-bagay na yon. Amen? So, kailangan mag-work talaga siya. Kailangan pag-i-desisyonan. Kailangan pag-iisipan. Okay? So, yun. Sabi dito,
kailangan din mayroong something in common. Dapat magkapareho kayo. Magkapareho kayo mga sagwan. Dapat yun, ano. Isa pa ito, mahalaga ito, something in common, mas mahalaga din kayo pareho kayo ng conviction. Kasi pagka hindi kayo pareho ng conviction, kapag kasalungan kayo, hindi kayo magkakaunawaan, hindi kayo magkapareho ng mga desisyon. Okay? Salungat kayo lagi. So, mahalaga dito, katulad ng sinasabi ko, yung lifestyle natin. Kasi, may kinalaman yung lifestyle natin sa mga desisyon natin. Kasi kung anong lifestyle mo sa buhay mo, ganun ka din ang desisyon. Kapag ganito ang mga paraan mo, ganun din ang mga paraan mo. Okay? So, sa tingin ko, man, dapat na magkapareho. Paano pag hindi nagpang-abot? Paano pagka meron pare-pareho mga opinion, meron sila mga points. Ang problema, hindi sila magpang-abot. Ano ang dapat na gawin? Mag-abutan po. Talaga. Tsaka, prayer. Okay? So, dito, Acts chapter 2, verse 42 to 47. Okay? Mga elements po ito. Okay? Nakasulat dito yung willingness to share. Kung titingnan din po nato, mag-move na tayo sa ibang bahagi. Okay. Mababasa natin dito yung sa Acts chapter 2, yung buhay ng mga Kristiyano nung mga unang panahon. Makikita natin dito yung passion at saka yung passion nila sa kanilang kapwa at yung pag-ibig, na ang lalim ng pag-ibig nila pagdating sa pagbibigay. Okay? Hindi katulad ngayon. Noon, napangalahin kasi kahit kaano ka mahalaga sa kanila, kaya nila i-give up para sa kapwa nila. Okay? Ito yung mga elements na dapat na makita din sa atin ngayon. Kung paano sila ngayon ay dapat may apply sa atin ngayon bilang mga Kristiyano. Okay, una dito, una sa mga elements na ginagawa nila noon, ito ay learning the word. The believers spend their time together learning from the apostles. Ibig sabihin, nasasama-sama sila sa pagsasalisik, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon na natututunan nila sa mga apostol. Okay? Their knowledge of the scripture help them understand God's will for them as a church. So, yun nag-lead sa kanila. Okay? Yun ang nag-lead sa kanila. Nagbibigay ng kaalaman kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon sa kanila. So, ganun pa man sa atin, ganun din. Ito yung natututunan natin, yung leading. Okay? Yung leading, yung wisdom na dapat na matututunan natin, yung kalooban ng ating Panginoon ay makikita sa salita ng ating Panginoon. Siya yung magbibigay ng kaalaman. Okay? Siya yung magbibigay ng kaalaman sa atin patungkol sa mga bagay-bagay na dapat natin gawin bilang church. Their knowledge of scripture. Okay. They existed to fulfill Christ's commission. So, sa mga gawain nilang iyon, nung mapili sila, nung maipamuhay nila yung kanilang mga natututunan, okay? Nung natuto din sila, sa buhay nila ay nag-exist, okay? Nag-exist yung salita ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, nakita sa buhay nila. So, na-fulfill ngayon, yung commission, yung great commission ng ating Panginoon bago siya umakyat. Bakit? Kasi dahil din sa mga apostles, sa mga unang alagad ng ating Panginoon na binili na ng ating Panginoong Hesus Kristo bago siya umakyat. So yung mga taong na bahagi ng salita ay lumalim, lumago, natuto, at yung salita ng ating Panginoon ay nakita sa buhay nila. Ganun din sa atin. Okay, pangalawa, meeting together. The believers share themselves in the intimacy of the fellowship meals. Okay, so intimacy. Okay, they share together intimacy of the... Alam mo yung pagsasama, kung titingnan natin dito, hindi naman nalalayo sa atin dito, hindi ba? Para tayo, para isang taon tayo hindi nagkikita, hindi ba? Masaya, iba yung intimacy. Iba yung, kung titingnan natin, kung ikukumpara natin yung buhay natin noon kumpara sa ngayon, mas genuine ang kasiyahan, ang kaligayahan, at yung connection natin sa isa. Ibang-iba. Okay? So, aside from enjoying their meals together, they celebrated the Lord's Supper. Okay? Yung communion. Okay? Yung communion na pinagsasalusaluhan natin through the breaking of the bread and the passing of wine, they remember the gratitude of Lord's loving sacrifice for them on the cross. So, inaalala itong ginagawa natin na mula noon ay naipangalap hanggang ngayon at sa mga susunod na generation pa ay may pagpapatuloy pa.
kung ano yung gawain noon ay ipagpapatuloy natin ngayon. Yung pagpipira-piraso ng tinapa, yung fellowship, ginagawa natin at ina-acknowledge natin lagi yung presence ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan, sa ating gawain na yun. Okay? Ina-acknowledge natin yung pagbibigay ng buhay, pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon sa gawain nung tayo ay nag-break, okay, tayo ay tumatanggap ng tinapay at ubas. Okay? Ina-acknowledge natin yung pagbigay ng buhay at pag-aalay ng dugo ng ating Panginoon sa cross. Saan ang magdalo sa mga pagtitipon? Okay? So, nagaganap dito ngayon, sinasabi dito, Hebrews chapter 10, 10 verse 25. Huwag kalitaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi pala kasi ng loob ng isa't isa, lalo na ngayong nalalapit ang pagdating ng ating Panginoon. So, sa gawain ng ating Panginoon, sa fellowship natin ito, napapalakas ang bawat isa. Bagamat sa ating daily na mga routine ay pagod na pagod tayo, pero pag dumating tayo dito, napapalakas ang bawat isa, hindi ba? Nai-encourage, may tumatapik sa'yo, may nagbibigyan ng encouragement sa'yo, ng payo, hindi ba? So, napapalakas, nare-renew yung lakas. Amen? Okay. Pangatlo, praying together. Another way they express their dedication to the fellowship was by praying together. Na makikita sa verse 42. Okay? As a body, they continued prayer and together entered intimate fellowship with God. Hindi ba? Yung pagsasama-samang panalangin, ibang-iba yung sama-sama, lalo na pagka-intimate ang panalangin. Ibang-iba yung kapangyarihan, iba-iba yung lakas na nakukuha natin. Okay? The greatest concentration of power in Jerusalem that day was in the prayer meeting. Kung maaalala natin yung Pentecost ng panahon na yon, okay? They met frequently to pray and seek God's will about specific church concerns. Ganito sana dapat, no? Sinisik natin yung concern, alam mo yun, yung sabi dito, they meet frequently to pray and seek God's will about specific church concerns. So, nagmi-meeting sila about sa mga specific concerns, so, anong dapat na gawin sa church. So, yung intimacy ng meeting nila na pagka sinabing ganito, gagawin natin, kung mapipicture out natin yung passion nila noong mga nakaraang panahon pagdating sa gawain ng ating Panginoon, mas masasabi mo, ang init, napakaalab, no? Sobrang napakaalab. Okay, and then, the believers were one, were of one mind and heart. Heart. Okay? Hindi po heart. Nagkakaisa ng pananagitan ba? Hindi po. Nagkakaisa ng isip at puso. Okay? So, ang sarap nito. Okay? And then, they pray because they knew they needed God's direction and mighty power. Alam niyo, sa totoo lang, nakakabla sa mga ganitong gawain. Lalo na kapag ikaw mismo o tayo mismo lahat dito ay nagpapailalim tayo sa magpapasakop tayo sa mga kalooban ng ating Panginoon, nagpapasakop tayo sa kanyang guidance. Yung hindi yung kung ano-ano lang mga naiisip natin, kundi yung guide na simula sa ating Panginoon, yung wisdom, nagpapasakop ka sa kanyang kapangyarihan, sa mga kaganapan ng ating Panginoon, through sa wisdom na ibinibigay niya sa atin sa mga bagay-bagay na dapat natin gawin. Yung humbleness, yung pagpapasakop ng buo sa kanya para gawin yung mga bagay-bagay. Okay? And then, they prayed according to God's will and according to the word of Jesus. The word of God and prayer must always go together. Nandun talaga, word of God and prayer, nandun talaga siya. Okay? So, the believers did not pray to have their circumstances change. Tayo, pagka nahirapan tayo, Lord, ganito, paguhin mo. Hindi ba? Pero sila iba. Ang tapang ng ano nila talaga, ang tatag ng loob nila. Kasi instead, they ask God to empower them to make best use of their circumstances and accomplish what God had already determined. Ibig sabihin, sa anumang kalagayan ng meron sila, hindi na sinasabi, alisin mo ko dito, Lord, kasi parang mag-aanan. Hindi. Ang pinag-pray nila,
yung empowerment kapangyarihan ng ating Panginoon na sa kabila ng mga pinagdadaanan nila ay palakasin sila na sa ganun maganap yung kalooban ng ating Panginoon. Kung maaalala natin dito, marami na tayong mga desa pinagdadaanan, wala tayong pera, pero yung mga haligi ng church nagkakaisa. Hindi ba? Kung titingnan natin ng mabuti, sa kabila ng mga kahirapan na ito ay nagbigay ng wisdom ng ating Panginoon. At the same time, lalo na pagka yung puso ng mga mananampalataya, ng mga miyembro, ay willing na umagap. Diba? Willing na umagap sa kabila ng mga kahirapan, nang sa ganoon ay maitay manatiling nakatayo kung ano yung itinalaga ng ating Panginoon sa atin. Nagtutulungan. Diba? Nagtutulungan. Nandoon yung patient, di basta-basta bumigive at hindi nagpapatuloy, nai-endure. Hindi ba? Kung titingnan natin mabuti, yung mga pinagdadaan ng mga test, nag-endure, nagtagumpay tayo, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Hindi ba? Kung titingnan natin mabuti, napakahirap, pero yung kagalakan na bunga ng pagkakaisa, ibang-iba. Amen? Okay. Pangapat, caring for each other's needs. Gusto ko to. Okay. Ang lalim nito. When some in the assembly of believers had need, members sold their property and goods to provide for the need. Kung mababasa natin sa Acts chapter 2 verse 44 to 45, binibenta nila yung kanilang mga ari-arian. Wala nang kayang gumawa niyan ngayon para magbenta ng kanyang ari-arian. Meron lang, pero siguro na sa 1-2% lang. Bihira. Bakit? Mahalaga ang kayamanan sa ngayon na. Wala nang magbibigay ng kayamanan para pamigay sa mga dukha, sa mga nahihirapan. Pero po noon, sobra ang pag-ibig. Yung passion, yung dahil sa pag-ibig ng Panginoon, hindi nila makunti na meron silang makitang nahihirapan. Kapag ka meron silang something na maibigay, ibibigay nila, ibinibenta nila, at yung mga napagkikitaan ay binabahagi nila. Alam niya yung kagalakan, yung pag-ibig, no? Nung gumawa noon ay kakaiba. Kasi nasusustain, hindi lang yan, nagbibigyan ng kaluguran pa yung ating Panginoon. Hindi lang yan, natutustusan pa. Ibig sabihin, sa bawat bahagi ay natutulungan, at the same time, nagagalak ang ating Panginoon. Okay. Sabi dito, the sharing of real possessions was voluntary response to ease the need of other church members. So it appears that these actions were spontaneous and motivated by love. Dahil sa pag-ibig. Volunteer? Dahil sa pag-ibig? Meron tayo ngayon, pero hindi na ganun kalalim at ganun kalaki ang naibibigay. Ganun pa man, ang pinakamahalaga dito, kung ano man ang meron tayo, ay nakakapagbigay tayo, nakakatulong tayo, naisusustain mo yung pangailangan ng tao na nangailangan din. Amen? Okay. The early church spirit of sacrifice is worthy of our emulation. Ano ibig sabihin yung emulation? Malalim po, imitation. Ibig sabihin, worthy sila na sundan natin. Bakit? Dahil sa kanilang mga karakter na naipapakita. Okay? So, sa pamamagitan ng nababasa natin sa Biblia, worthy na sundan kasi isang napakamagandang halimbawa, napakalalim na gawain na ang Panginoon gumagawa lamang nun ay ang umiibig sa ating Panginoon na dapat din na meron tayo mahubog sa buhay natin. Ang sagalan ito ay maibigay natin. Ang gawain na ito, kapag hindi hubog sa buhay natin, hindi ito maibigay ng pusa. Kasi hindi nag-ugat, hindi siya lumago. Okay? So, winning souls. Panglima. In the temple of believers bore witness of Christ. Okay? So, meron na si share ng salita ng ating Panginoon. Isang magandang halimbawa din yan dito kung bakit lahat ng mga ginagawa natin ay namamana natin o na ipaparating sa, na ituturo sa atin, kaya tayo gumagawa din ng ganito sapagkat ito ang gawain talaga sa umpisa pa lang na ideal, yung Christianity. Okay? So, in their homes, they had fellowship. Meron, di ba? Sa mga Christian, mga amo natin, meron silang mga fellowship sa bahay-bahay.
kung sino yung may mga amo ng mga Kristiyano dito, may anak po, pupunta sila sa mga bahay-bahay, meron silang Bible study, pagkatapos na meron silang kainan na, okay? Doon nasasaya, nag-joke sila, yun, okay? Fellowship, okay? Celebrate with the Lord's Supper and continue to learn together, okay? Yun, merong Bible study. The commendable lifestyle found acceptance with all the people. Nagugustuhan ng mga taong nakakita sa kanila. Okay? Okay? When the gospel was shared and preached, it was easily received and believed. Okay? Naibahagi na po kasi eh. Naibahagi na. Nung naibahagi na, nakita pa sa mga kilos at gawa. Kaya, hindi malaya sa mga tao sabihin, magkakaiba sila ang saya nila. Anong meron sa kanila? Lalo na kapag naranasan nila sila mismo ang nakakasama natin, hindi malayo naririnig natin ang mga ganong mga kataga. Hindi ba? Hindi lang din po yan. Noong ng mga panahon nung nakita, magtitingnan natin sa Acts chapter 2, ilan-ilan ang nadagdag. Hindi ba nasa 3,000? Dito sa arena ito, mula from 120 ay naging 3,000. Ang bilis po. Ang bilis ng pagdami. Bakit? Kasi yung genuine na relationship at yung joy kasi na nadama nila, hindi nila ma-contain sa isang puso at isip nila kung bakit ganun. Diba? Mabilis na silang maatay. Sila mismo na nag-open ang puso at ng isip nila na dumalo sa mga ganitong gawain. Okay? Not only that, 5,000 pa. Dumami pa. Conclusion po. Okay? The church was united. It was their common experience of God's grace that brought the believers all together in one fellowship. It was the renewed life in Christ that gave them a hunger to learn from and be transformed by the Word. It was their love for God and for each other that mobilized them to look out for each other's needs. It was their love for their Savior and their Savior's love for the lost. Okay. That compelled them to steadfastly proclaim the salvation. So, the church grew in numbers and power. Okay, mababasa natin sa Acts chapter 2, verse 47. Through the believers' testimony. Amen. The love of each other and service for God, the risen Lord was able to work mightily through them. The Holy Spirit's power was at work in their lives. Their Christian faith was a day-to-day reality, not once a week. Okay? Araw-araw, hindi lang po. Minsan na nasa isang linggo. Hence, through their witness, people continue to be saved and added in their fellowship. Okay? So, ito ang nangyayari noong panahon. Ganun pa man, ay dapat din natin maipagpatuloy sa buhay natin ngayon sapagkat kung sila man ay natutunan, naibahagi din kasi dahil sa atin ngayon. Kaya kung ano man ang maibahagi sa atin ngayon, ay kailangan maipagpapatuloy siya. Okay? Kailangan maipangalap at maibahagi sa iba sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon. Ito yung commission inuwanan sa atin. Kailangan talaga sa isang tao din na nais sumunod sa ating Panginoon, hindi pwede wala siyang gawin para sa ating Panginoon. Tiyak meron at meron. Papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Sis Irene. Inananyayan ko po ang lahat na tayo po ay magsitayo. Tayo po ay makakapakinig ng scripture reading. Pangungunahan tayo ni Sister Maricel Galato, followed by our opening prayer, Sister Valen Antero. Samahan niyo akong magipagbukas sa aklat ng Episode 3:16. Idinalangin kong palakasin niya ang iyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang spirito. Paborin sa Diyos. Sige po, tayo po ay magpatuloy manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, minsan pa kaming nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Tunay ang mahal na napakabuti mo. Tapat ka sa bawat isa sa amin. Kaya tama sa umagang ito, muli kami dumudulog, lumalapit Panginoon,
Marapatin mo ang bawat isa sa amin na makalapit sa iyo na may kalinis ang puso, O God. At Lord, sa umagang ito, hayaan mo na ang puso namin ay mapuno ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Mapuno, Panginoon, ang pagpupuri na nagmumula sa iyo. At lalong higit, Panginoon, sa umagang ito, pangunahan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang sa ganun, Panginoon, ang lahat ng bagay sa aming buhay ay maibalik namin sa iyo ng may pasasalamat. Lord, purihin ka sa umagang ito. At lalong higit, Panginoon, ang lahat ng tatayo sa umagang ito. Hinihiling namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Lalong higit sa magbabahagi ng iyong salita. Sa buhay, Panginoon, ang aming pastora at kinitimila, hayaan mo, O God, na mahayag ang iyong salita. Gamitin mo siya, Panginoon, upang sa ganun, patuloy na ang iyong mga salita ang maipahayag sa aming buhay, O God. Hayaan mo, Panginoon, na sa buhay niya, patuloy na siya ay gamitin mo, itago mo siya, O God, sa iyong likuran. Mapuspos, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu na ang bawat lalabas sa kanyang mga labi ay ang mga bagay, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa na makikinig sa amin, Panginoon, nandoon ang pananabik upang ang iyong mga salita ay aming mapakinggan at maipamuhay. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw ng aming pamumuhay. Lord, purihin ang iyong pangalan. Ganon din, Panginoon, hinihiling namin na sa bawat isa na naririto, ang puspos ng iyong Santong Espiritu, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo, Panginoon, ang aming mga kaisipan, upang ang lahat ng bagay na naisin mo ay magpatuloy kami na magawa. Lord, purihin, purihin ang iyong pangalan. Ganon din, Panginoon, ang mga song leader, O God. Lord, hayaan mo na sa buhay ni Mrs. Christy, Panginoon, ni Tess Vidal, madala kami, Panginoon, sa rurok ng pagpupuri sa iyo. Madala kami, Panginoon, sa rurok ng pagpapasalamat sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang matanyag, ang maitaas sa bulwagang ito. At hinihiling namin ang pagsama ng lahat ng tatayo dito, ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Ganun din, Panginoon, ang mga wala pa rito. Hinihiling namin, O God, na idako mo ang bawat panyapak sa bahay panambahang ito. Patuloy na ipaalala mo sa kanila na ito ay ang araw na para lamang sa iyo. Upang sa ganun, ikaw ay aming maparangalan, mapapurihan at madakila. At Ama, hinihiling namin patuloy ang katagumpayan ng gawain ito. Alam namin, Ama, na may gagawin ka sa aming kalagitnaan ito. Purihin ka, Panginoon. At hinihiling namin, O God, na ang araw na ito ay maibigay namin ng puno at buong buo sa iyo. Ang lahat ng gawa ng kaaway ngayon pa lang, sinusuway namin ito. In the mighty name of Jesus, wala itong magagawa sa amin. Bulwagang ito, O God. Lord, purihin ka, dakilain ka, Panginoon, at hayaan mo na sa umagang ito, ang bawat isa sa amin, O God, ay magtagumpay ng pagpupuri. Marami pong salamat, O God, at minsan pa, Panginoon, ay binibigay namin sa iyo ang pinakamataasang papuri, ang pagsamba, ang pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong nanak na si Jesus. Amen. Manatili tayong nakatayo, mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating praise and worship. Pamumunahan ni Sister Christy Gayanilo at Sister Marites Vidal. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen! Because this is the day that the Lord has made and I will rejoice and celebrate the goodness of God. Ang nais ng Panginoon. Wala kang ibang iisipin kundi ang mabigyan siya ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, kapatid, kalimutan mo na yan, iwaksi mo na yan. Because for the power of His Holy Spirit, no? By the power of God, no? Tayong lahat ay blessed na. We already blessed in this house. Amen! Palakpakan natin ating Panginoon at papurihan natin siya ng ating pagpupuri. Hallelujah!
with all our soul, with all our might. Amen. Praise Him, praise Him, and praise Him. Patuloy natin ang wika na ating Diyos. Hallelujah. Katapatan at buong pagpapakumbaba. Hallelujah.
church. Sabay-sabay nating purihin. Sabay-sabay nating awitan ng ating Panginoon. Sabay-sabay nating ihayag ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang bawat ating dinadaan na laging niya kasama, dahil tayong kasama ng ating Panginoon. Hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Ang Diyos ang laging sumasama sa atin. Amen. Hallelujah, purihin ka ang Diyos. Lord, I live so long for you.
ating mga bata. Meron tayong pagkakataon na lumapit sa ating Panginoon. Amen? Malaya kang manalangin sa ating Panginoon. Malaya mo, inapit sa ating Panginoon Diyos. Ang inanahin sa iyong puso. Malaya kang mangusap sa ating Panginoon. Ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Ang Diyos ay naghihintay na kausapin mo siya. Hallelujah. Nababatid mo Diyos. Ikaw, Lord, ang aming marapat na panawin sa Panginoon. Hallelujah.
ang pauwitan natin ating Panginoon. Hallelujah. Worship you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Mabuti ang ating Diyos at punong-puno ng biyaya at pagmamahal ang church na ito sapagkat tayo'y may mga kapatid na first-timer. Mangyari lamang po mga kapatid na tayo po'y tumayo pag tinawag ko po ang inyong pangalan. Meron po tayong kapatid. Welcome po Sister Lea Banyes, invited by Sister Margie Cashon. Sister Roselle Torre and Sister Rayabel Antilano, invited by Sister May Soriano. Amen. Welcome mga kapatid sa ating gawain. Sige po, magpatuloy tayo. Hindi ko na patatagalin. Alam ko pong lahat tayo ay sabik at sobrang excited na makatanggap ng salita ng ating Panginoon. Papuri sa ating Panginoon sa buhay ng ating pinakamamahal na Pastora Jenny Dinila para sa ating Word of God. Papuri sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Minsan pa po batiin niyo yung katabi. Pagbitin mo, sabay sabi ng magandang umaga. Mahalaga ang isang tapik na may pagmamahal. Nakaka-naiibsan yung anumang bigat na nararamdaman. So nasa series po tayo ng the role or the works of the Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso. Efeso 3 verse 16 na binasa kanina sa Tagalog. So bago po tayo magbasa, nakabukas na po ba kayo?
Bago po tayo magbasa ay samahan niyo po ako manalangin. Hallelujah. Makapangyarihang Diyos, aming Amang nasa langit, salamat sa mga salita mo. Mga salita mo na nagbibigay lakas, mga salita mo na pumapatnubay sa amin para gumawa ng ayon sa nais mo. Panginoon, langisan mo ang iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na ito, Lord, ay magkaroon ng kapangyarihan. Ikaw ang maitaas, ikaw, Panginoon, ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Padalangin ko na mangusap ang iyong mga salita sa puso ng bawat isa. Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran, Lord, at hayaan mo, Lord, na ang iyong mga kalooban lamang, ang iyong mga katotohanan lamang, Panginoon, ang maipahayag ko para sa kaluwalhatian ng pangalan mo. At aking dalangin, Panginoon, sa mga kapatid na naririto, hayaan mo ang mga salita mo ang may makapangusap sa puso ng bawat isa. Maging matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na mag-resist ito sa mga salita mo. Bagkos, Panginoon, maging bukas ang aming pangunawa, ang aming mga matang spiritual, Panginoon, sa nais mong ituro sa amin, O Diyos, umaga nito. Dalangin ko, Lord, na ang mga taong nalilito maging sa mga nanunood, hindi matatapos itong aming gawain, Panginoon, na hindi nakapangusap ang iyong mga salita sa puso ng bawat isa. Pagkatapos ang aming gawain, Lord, daladala namin ang panibagong katuruan na ituturo mo sa amin sa umagang ito. At hindi ito, Panginoon, mawalay, bagkos, Lord, lagi namin ito, Panginoon, na maging patnubay upang sa gayon makapamuhay kami, Lord, ng kalugod-lugod sa iyo. Salamat sa iyo, Ama. Patuloy na maghari ka. Patuloy na mangusap ka sa puso, Panginoon, ng bawat isa. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So dahil nasa series tayo ng mga works ng Holy Spirit sa ating mga buhay, itutuloy natin, no? Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang banal na Espiritu na nagbibigay ng lakas. So sa Ephesians 3 verse 16, sinasabi dyan, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. No? So, sa Tagalog, nabigyan kayo ng kalakasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, tatanungin ko kayo ngayon, anong kalagayan ng inyong espiritual? Kumusta? Kumusta ang espiritual na pamumuhay nyo? Malakas pa ba? O zombie na? Walking dead, no? Nasaan ka ngayon sa kalagayan ng buhay mo, spiritual? Anong kalagayan mo ngayon sa buhay mo? Masasabi mo bang malakas ka pa? O nasa panahon ka na hinang-hinana? Okay pa naman. Okay pa naman po. Still surviving. No? So dapat, pinapalakas ito. Pinapalakas natin ito, no? Sapagkat ang tulong ng banal na Espiritu ay laging available. Tayo lang minsan ang ayaw tumanggap ng tulong, no? Kasi iniisip natin, okay pa ako, okay pa ako. Pero if we are honest sa ating mga sarili, alam natin, we cannot deny ng katotohanan na medyo mahina na, no? So, hayaan natin na sa umagang ito ay patuloy tayong mapalakas ng banal na Espiritu. Ng ano ba ang dahilan kung bakit nangihina ka na, spiritual? Maaaring kinukulang na ng feeding. Feeding ng Word of God. Nakakapagbasa ka pa ba ng banal na salita ng ating Panginoon? The Word of God, nababasa mo ba ba ito? Nauunawaan mo pang lubos? Nakikita ba sa buhay mo? Kunti na lang sumagot. Kanina marami nagbabasa. Ayun, nakikita sa buhay mo kasi mahalaga yun. Magkakaroon ng
kapangyarihan ang salita ng ating Panginoon kapag nakikita sa buhay mo. Kasi ang Bible is not just about basahin mo lang, parang pocket book. Madaling basahin ito eh. Pero kailangan ng patnubay ng banal na Espiritu para maunawaan mo. At maipabuhay mo. No? So hindi sapat na sasabihin mo, nababasa naman ako. Pero ano ba ang buhay mo? Ano ba ang bunga ng pagbabasa ang ginagawa natin? Dapat mayroong bunga sa buhay natin. Amen po ba? Kaya madalas, parang physical mo, pero ang katotohanan talaga, pagka mahina ang spiritual, dadalo yan eh. Apektado sa emotional, apektado sa physical. So, kailangan maging malakas, no? So, sabi ko kanina, bakit nanghihina na? Maaaring kulang na sa feeding at intimacy with God. Intimacy with God. Yung pagkikipag-nihig at pagiging close sa ating Panginoon. Close pa ba kayo ni Lord? Gano'ng kayo ka-close ni Lord? So, yun. Kaya, tapos, minsan, nagiging mahina na rin kasi kinukulang ng worship at ng fellowship. Yung lulubog lilitaw, kung kailan mo lang trip, tsaka ka nandito. Kung kailan mo nga sa mood, kaya tsaka ka nandito. No? Nandito ka nga, nagdudutod ka pa. Diba? So, grab every opportunity na narito ka para makinig sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, nakikita mo na dudutod, mamaya na yan. Tago mo muna. Minsan ka na nga lang umaattend. Ayaw mo pang makinig. No? Sayang yung bawat panahon na nandito tayo na hindi naman natin na-absorb ang lahat ng naisituro ni Lord. At hindi tayo nakakasamba sa Kanya ng totoo. No? Kung narito ka, siyempre may mga amo, minsan hindi pinapalabas, kaya lang kapag may pagkakataon ka, grab every opportunity. Amen, amen po ba? Amen. So maaaring, kaya bakit nagiging mahina? Maaaring masyado tayong busy sa mga hindi naman dapat pagbisihan. No, nagbibisi-bisihan. Busy po ako eh. Saan? Ikaw lang makakasagot niya kung saan ka busy. Alam mo eh. At alam din ni Lord. Masyado tayong busy sa mga bagay na hindi naman dapat. At masyado tayong attached sa mundo. Compromising lifestyle. Sa Sunday lang, akala mo banal na banal. We're not judging anyone. Pero alam mo yung puso mo. Alam mo yung lifestyle mo. Sa Sunday, madali talaga magpakabanal kasi marami nang kakakita eh. How about Monday to Saturday? Kumusta ka? Kumusta? Ang daming nangingiti. Bakit? Intro pa lang po tayo. So, huwag nating hayaan na manatili tayong ganun. No, sinabi natin yung dahilan, pero meron tayong dapat na gawin din bilang mga Kristiyano. The Holy Spirit is always available to help us. Nasa sa atin lang kung tatanggapin natin. No? Ang tulong ng banal na Espiritu. So, the Holy Spirit is always willing to strengthen us. Allow Him to help us. You cannot get through with your difficult situation on your own. You need the help of the Holy Spirit. Amen? Amen. So masyado kang attached, huwag tayong masyadong attached sa mundo kasi iiwanan natin ito. Kung meron kang bibigyan ng pinakamaraming oras o masyadong attached, kay Lord dapat. Amen, amen po ba? Amen. So, una, number one, so saan tayo pinapalakas ng banal na Espiritu? The Holy Spirit help us in our weaknesses. Aminin nyo, meron tayong kanya-kanyang weaknesses. Bakit? We are not perfect. Hindi tayo perfecto. May kanya-kanya tayo nag-e-eco po pakiayos ng mic please.
So, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kainaan. Sa Romans chapter 8, verse 26, sa unang bahagi, pakibasa nga po sa Tagalog. Roma 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Diba? Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan. So, huwag kang mananatili sa iyong kahinaan. Huwag mong i-justify lagi na tao lang, mahina. The Holy Spirit help us in our weaknesses. So, kasi ang banal na Espiritu na sumasa atin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, ang siya napapalakas sa atin para ma-overcome natin yung weaknesses na meron tayo. So, ano weaknesses mo? Emotion. Masyado tayong emotional. Weaknesses yan eh. Emotional. Yung nakabatay ka sa emotion mo, sa mga decision mo, hindi dapat sa isang Kristiyano nakabatay sa emotions. Bakit? May banal na Espiritu na gumagabay. Hindi emotion ang gumagabay dapat sa isang Kristiyano. Ang gumagabay sa isang Kristiyano, dapat banal na Espiritu. So yung kung kahinaan mo emotional ka, masyado pang sensitive na pagsabihan ng di na umaten. Natamaan ang sabi siya, ayoko na dyan. Pero tatamaan ako lagi. Nagtuturo lang po ako. No? So, napagsabihan lang ng leader, napagsabihan lang na ganito, ayoko na. Lahat na pinakikialaman dyan. Masyadong sensitibo. No? So, kapag nakabatay tayo sa ating emosyon, that is our weaknesses. Ano? Ano pa weaknesses mo? Pera. Pera. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera eh. Mahalaga ang pera. Pero, ang pag-ibig sa pera, yun yung nagbubunga ng lahat ng kasamaan. Hindi po pera ang nagbubunga ng kasamaan, ang pag-ibig sa salapi. Yun po yung nagbubunga. No? So, ano kainaan natin? Ah, sayang to, part-time to eh. No? Pagkausapan lang, sasabihin sa'yo, oh, sige, 1,000 Sunday, part-time. Ay, ayoko dyan, magsa-service ako. Pero pag ganyan sa harapan mo, ewan ko lang. Kailangan hindi siya. Amen? Amen? Mas higit na blessing ang ibibigay ni Lord pag andito ka. Yes. Kaya kung may pagkakataon ka naman na umaten, huwag mo nang i-compromise yung Sunday. No? Mga dakilang bagay na ibibigay sa'yo ni Lord kapag inuna mo siya. Amen po ba? So, ano ba? Ano pa? Lalaki. Mag-iingat kayo. No? Hindi dahil sa mahilig ka sa gwapo, kaya naan mo lalaki. Dinadjustify yung sarili. No? Ano lang yan eh. Unang tingin, ayan. Pero wala naman, hindi sila sa puso. Kasi, makikita mo kung ano kahinaan ng isang tao. No? So, ano kahinaan mo? May nag-chat, gwapo, naku, pagkakataon ko na to. No? Wala naman yung asawa ko eh. Nasa Pilipinas naman. No? Paminsan-minsan lang. Yung iba dyan, kabibyuda lang. Ibabang luksa muna kayo. Ano pa yung mga kahinaan? Katamaran. Weaknesses. Katamaran. Mamaya na ako magbabasa. Mamaya na ako sasamba. Mamaya na ako magigising. Mag-ingat ka. Baka hindi ka na magising. Mamaya na ako gigising kasi anong oras pa naman, wala naman akong part eh. Tulog ulit. Nung nagising, alas 12, tapos na service. No? Ay, okay lang yun kasi may lunch naman eh. Ang may lunch na lang ako. So, anong kahinaan natin? Alam natin sa sarili natin kung anong kahinaan natin. Ano ang kahinaan natin? Kailan makakasagot niyan? Pero mga kapatid ko, huwag kang manatili sa kahinaan mo. Ako man! May kahinaan. Kasi wala namang exempted eh. Lahat naman may kahinaan. Bakit? Hindi naman perfecto eh.
Kaya lang, nasa sa atin kung paano natin ito ihahandle. Amen po ba? Huwag kang mananatili sa kahinaan mo at huwag mong hahayaan na yan yung manguna o maghari sa buhay mo. Bakit? Slide po. Pakiyala ng slide, sis. Satan uses our weaknesses to fall into temptation. Sino, ginagamit sa Satanas yung ating mga kahinaan para tayo ay magkasala. Hindi ba? Pagkahinaan mo lalaki, marami ang nagpa-pop up sa'yo. Hindi ko kahit i-resist, Lord, kasi ang pupogi. Kung kahinaan mo pera, lalatagan ka. No? Hindi naman alam ni amo eh. Kasi, nakalagay naman sa isang malaking-malaking mangkok ang kanyang mga coins. Pag kumuha ako dyan ng $10, kayang-kaya lang, hindi mahahalata. Hindi nakikita ng amo, nakikita ni Lord. Amen po ba? Yung lipstick ni amo, pabangon ni amo, ang ganda nito, minsan lang naman. Hindi naman niya mahahalata pag kinuhanan ko ng konti. Mga kapatid ko, pag pinagkatiwalaan kayo ng amo, i-grab niyo ang opportunity, no? Na maging mabuting mga katiwala ng ating Panginoon. Kasi hindi lahat binibigyan ng pagkakataon ng favor ng amo, no? So, tatandaan natin, ano man ang kahinaan mo, kapag emotional kang masyado, guard your heart. Baka naman masyado kang sensitibo, sa Sunday, hindi na natin makita no, na umaten. Kasi yun pala, nasaktan, tinamaan sa preaching, nabigatan. No? So, yung emotion natin, hawakan natin. Kasi ito yung mga ginagamit sa Satanas para tayo ay magkasala. Sabi sa Matthew 26 verse 41, pakibasa nga po sa Tagalog. Matthew 26:41, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Diba? So maghanda, no? Mag-ingat. Mag-ingat tayo. Kasi laging willing ang spirit. But the body is weak. Kaya huwag natin hahayaan na yung body ang maghari. Let the Holy Spirit ang siyang masunod sa ating mga buhay. No? Temptation will just remain temptation unless we give in to it. Ang temptation, mananatiling temptation niya kasi lahat naman tayo hindi exempted sa temptation. Even Jesus, Satan tempted him, pero hindi siya nagkasala. Lahat tayo hindi exempted sa temptation. Siya nito hindi natitempt. Diba? Lahat tayo, temptation will just remain temptation unless we give in to it. Mananatili ang temptation na temptation hanggat hindi ka nag-give in dyan. No? And it will just become sin if we allow it to rule over us. Magiging kasalanan lamang ito kapag ito pinaghahari natin. Masyado natin itong iniisip-isip. No? Minimeditate na. Ibig sa salita ng Diyos, ang minimeditate natin, yung temptation na ilalagay ni Satanas, yung minimeditate natin, at the end of the day, magigipin ka na doon. Bakit yun ang namimeditate eh? Gwapo yun. Minsan lang naman. Pagkatapos ng araw na yon, kachat mo na siya. Tama po ba? Amen po ba? No? So, tandaan natin, hindi magiging kasalanan ang isang temptation kung hindi natin iaalaw na maghari sa buhay natin. Kasi sabi sa James 1, verse 14 to 16, Santiago 1, 14 to 16, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Amen. Salamat, sister. Huwag kayong padadaya. No? Kung tatamaran ang kahinaan mo, guard your heart. No? Kung kailan ka tamad na tamad bumangon ka. Bumangon ka. Tinatamad pa ako, Lord. Bumangon ka. Paglabanan mo
No? Eh, paano ka naman kasi gigising ng maaga, alas dos ng madaling araw, nanunood ka pa? Diba? Kung magpupuyat ka, magpuyat ka sa panalangin, sabi dito kanina. No? Kung di ka makatulog, di ako makatulog eh, manunood muna ako, mawawala na yan pa po. No? Pero, kapag ka, nananalangin ka, di ko sinasabing parang yun yung ating sleeping pills, ha? Pero iba talaga yung abang ikaw ay hindi pa lang matutulog. Wala kang, kasi iba yung maaari magiging naman ng isip mo pag hindi ka nananalangin. So pag hindi ka makatulog, manalangin o makinig ka ng audio Bible. Whatever na maaaring makapag-impart sa'yo ng mabuti bago ka matulog. So yun. So we cannot avoid temptation, but we can overcome it. Di natin kaya avoid ang temptation, we can overcome it. Bakit? Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. Di natin maiiwasan ito kasi si Diablo ang lagi tinitira niya yung mga Kristiyano. No? Andiyan lagi yan. Nakaungaong eka nga. Pero, we can resist the devil. No? We can resist. We cannot avoid, but we can overcome it by the help of the Holy Spirit. Kaya natin magtagumpay. Amen po ba? Amen. Kaya. Dahil tayo mananagumpay na. Tinawag tayo mananagumpay ng ating Panginoon, but then, it's all up to us. So, tinan natin ang works of the flesh. Ito yung mga nagiging resulta if we just let our weaknesses na manatili sa atin. Sa Galatians 5 verse 19 to 21. Andyan po lahat. Dami, no? Galatians 5:19 to 21. Hindi maikakaila ang mga bagay ng laman. Gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-mari na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong muna. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Pakiulit ng last number na sentence. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Narinig niyo po yun. So, kapag inayaan natin ang ating mga kahinaan na manatili, paghari sa ating mga puso, yan po yung magiging resulta. Yan yung magiging fruit ng ating mga kahinaan pag inahayaan lamang natin ito. So ano ito? Ang dami. No? Ulitin ko ulit. Pangangalunya. Karimari-marin na pamumuhay. Kahalayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam. May nakukulam pa ba dito? Wag na. No? Pagkapuot. Nagpupuot ka pa ba sa kapatid mo? Pagkagalit. Paninibugho. Kasakiman. Pagkakabahabahagi. Pagkakampi-kampi. Pagkaingit. Huwag ka nang maingit. No? Mayroon kang sarili mong blessing. Kaya wala tayong dapat na ikaingit sa bawat isa. Mayroon tayong sariling ganda. Maniwala ka. Maniwala ka. Kasi ako paniwalang paniwala eh. Kasi may sarili kang ganda na wala sa amin. Kaya mo sasabihin na, pangit naman ako, hindi naman yan totoo. You are beautiful. Amen. On your own. Amen. May sarili kang ganda na sa'yo. Kaya huwag kang maniniwala sa kasinungalingan ng kaaway na ikaw ay hindi maganda. You are fearfully and wonderfully made by God. Amen. Amen po ba yun? Amen. May sarili kang ganda. Sabi mo sa sarili mo, maganda ako. Maniwala ka. Kaya alam mo sabihin niya mamaya sa kahit bahay niyo, ha?
Baka naman asobrahan naman tayo. No? Nagalit na. Oh, pangit na maganda ako, no? Walang pangit. Meron tayong sariling ganda. No? Kasi meron tayong, hindi naman yung, hindi lang sa panlabas, syempre meron sa ikutura ng ating mga puso. So, walang dahilan para mainggit. Amen po ba? Paglalasing, sino dito yung umiinom pa? Sino dito yung lasing ngayon? No? Sino naglalasing pa? Baka mamaya, pagkatapos ng service, eh, inuman tayo. Huwag ganon. No? Walang taro sa pagsasayang yung sinasabi kanina ni Sister Irene, ano yung parang walang pakundangan. Parang, siyempre tayo masaya tayo with the presence of the Lord in the midst of us. Iba kasi yung walang tao sa pagsasaya eh. At iba pang tulad nito. No? Kapag kainayaan natin yung ating kahinaan na manatili sa atin, sabi doon sa last, na pinaulit ko kay Sister, walang makakapasok. Hindi makakapasok sa karian ng langit ang gumagawa nito. So, tandaan natin mabuti. So, sabi sa Galatians, para tayo ay manatili, no? Para mapagtagumpayan natin, para mapaglabanan natin, walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Sabi sa Galatians 5 verse 16, tapos pakilundan sa 25, Galatians 5:16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Spirito, ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Diba? Ang Espiritu ang gawin nating patnubay. It's not our emotion, it's not our weaknesses, hindi ang ating mga sarili. Hayaan natin ang Espiritu ang pumatnubay sa atin. At 25, Galatians 5:25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Diba? So, hayaan natin na lumakad tayo, no? Sa patnubay ng banal na Espiritu. Alam mo, mga kapatid, ang sino mang lumalakad sa patnubay ng banal na Espiritu, hindi kailanman magkakamali. Hindi kailanman maliligaw. Hindi kailanman mapapahamak. Pag sinabi hindi magkakamali sa mga desisyon, bakit andun yung patnubay ng banal na Espiritu eh? So, kailangan, napakahalaga na ang lahat ng ating gagawin nakapasakop lagi sa ating Panginoon. Kasi hindi natin alam kung ano ang future na nakalaan para sa atin. Tayo kasi nakatingin lang sa kung ano yung nakikita natin, pero the future, si Lord na nakakaalam. Kaya napakahalaga na nakapasakop lagi sa ating Panginoon ang ating lahat ng naisin at ginagawa para tayo ay magtagumpay. So, sabi dito ano? The Holy Spirit gives us strength to overcome temptation. Kung papayagan lamang natin siya. No? Because greater is He that is in us than he that in the world. Makapangyarihan yung Espiritu na nasa sa atin kaysa sa Espiritu sa mundo. So, ayaan natin, no? Na Banal Espiritu ang mabigay sa atin ng kalakasan. Give God your weakness and He will give you His strength through the power of the Holy Spirit. Kailangan na ibigay eh. No? Ibigay natin sa Diyos ang ating mga weaknesses. Kasi sa totoo lang, hindi natin kayang ma-overcome ito with our own strength. Kailangan natin ng tulong na Banal na Espiritu, no? Na magpalakas sa atin upang ma-overcome ang anumang temptation na nakaharap sa atin. So, pangalawa, Holy Spirit gives us strength to keep going. Yung makapagpatuloy tayo sa Psalms, sa Awit 143 verse 9 to 10, tapos isunod mo na yung 11, sister. Awit 143, 9 to 11. Ako ay umaasang yung isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo ay maging aking panglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. 11. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Sa hindi lahat ng pagkakataon ng buhay natin, malakas tayo. Amen po ba?
may mga pagkakataon na parang pagod na pagod ka. Emotionally, mentally, physically, spiritually. Dumarating talaga sa buhay natin ng ganun. Pero si David, kung titignan natin, gusto kong basahin sa English kasi iba yung version sa Tagalog, ano? Sabi sa 1 Samuel 30 verse 6. Then David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Ulitin ko, but David strengthened himself in the Lord his God. Encourage yourself in the Lord. Kapag ka dumating ka sa punto na parang gusto mo na mag-give up, may mga pagkakataon na parang ayaw mo na, parang ayawan na, parang gusto mo nang sumuko, basta parang pagod na. No? Kasi hindi sila na pagkakataon ay okay tayo. Kasi marami nangyayari inside, ay marami nangyayari around us na maaari makapagpapahina din sa atin. But sabi dito, David encouraged himself in the Lord. Pinalakas si David ang kanyang sarili sa presensya ng ating Panginoon. Run to Jesus. Run to Jesus. Kapagka, alam ko, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo inside of you, sa kaibuturan nyo, sa inyong mga nangyayari sa inyong mga paligid, sa inyong mga anumang problema na dinadaanan nyo, maaaring mabigat. No? Mga kapatid, encourage yourself in the Lord. Huwag kang maghanap ng ibang encouragement sa maaaring pwede kang lumapit sa mga tao na pinananahan ng banal na espiritu, mga leaders nyo, mga pastors nyo. Huwag kang lumapit sa hindi pinananahan ng banal na espiritu. Baka iba yung sabihin sa'yo. Baka kung imbis na encourage ka niya, magpatuloy, i-encourage ka niya na tapusin mo na yung buhay mo. No? So, mag-iingat sa lalapitan. Amen? But unang-una, encourage yourself in the Lord. Yun talaga higit na unang-unang dapat nating gawin. Kay Lord muna tayo tumakbo. Kay Lord muna tayo tumakbo. Napapagod ka na ba? Nahihirapan ka na ba? Run to Jesus. Amen? Kagaya ni David, no? He encouraged himself in the Lord. Minsan kasi gusto na natin umayaw eh, sumuko. Pero yung banal na espiritu ang nagpapalakas sa atin upang makapagpatuloy tayo sa buhay na ito. Sa ating mga pinagdadaanan, sa mga difficult times, no? Sa mga persecutions, sa mga struggles in life natin, the Holy Spirit strengthened us that we may be able to stand firm for Christ in times of difficulties. Ang banal na Espiritu na papalakas sa atin para manatili tayong matatag sa ating Panginoon sa panahon ng kahirapan. Ano ang kalagayan mo ngayon? Hirap ba? Mabigat ba? Pagod na ba? Tandaan natin, sabi sa Matthew 11:28. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Rest in the presence of God. Amen po ba? Amen. Rest in the presence of God. Sabihin nga po natin, rest in the presence. I will rest in the presence of God. 1, 2, 3. I will rest in the presence of God. Mamahinga ka sa presensya ni Lord. Amen. Amen. Tiyak, lalakas ka. Tiyak yun, lalakas ka. Hayaan mong sa pag-run mo kay Lord, alam mo rin yung banal na espiritu na mag-comfort, magpalakas sa'yo. Kasi, tulungan mo rin yung sarili mo. Tulungan mo rin yung sarili mo. Unless na hindi mo tutulungan yung sarili mo, wala rin eh. Bali, wala rin. Kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Amen po ba? Kasi two-way yan. Two-way. No? So rest in the presence of God. As the Holy Spirit strengthen us, let us also be a strength or encouragement to those who are weak. Kung paano tayo pinapalakas ang banal na espiritu, gamitin din natin ang ating mga buhay para ma-encourage din yung iba. Lalo yung mga mahihina. No? Kasi yung iba,
pinalakas sila ng banal na espiritu, feeling nila talagang Wonder Woman sila. Yung mga mahihina naman, imbis na iangat, lasano pang binabaon. Bagsak na nga, ibinabaon pa. At tandaan natin, we don't have the right to condemn others. Amen? We are here to lift up others sa pamamagitan ng ating ang Panginoon. No? Sa pangalan ng ating Panginoon. Sa pangatlo, the Holy Spirit gives us strength to do what God wants us to do. Binibigyan tayo ng lakas ng banal na Espiritu para magawa natin yung mga bagay na nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Nangungusap si Lord sa puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano ang nais ipagawa ni Lord sa iyo? Evaluate yourself. Ano ang nais ipagawa sa iyo ni Lord? Ano yung nilalagay ni Lord sa puso mo? Mag-tights na? Huwag mong pipigilan. Pagka mabigat na yung conviction na inilalagay si Lord sa iyo ni Lord na kailangan ko nang mag-tights, gustong-gusto ko nang mag-tights. Alam mo, tatandaan natin ang desire, mananatili lang desire kapag walang action. Kailangan may action. So kapag ka ikaw ay parang sinasabi na ni Lord sa iyo na mag-commit ka na sa ministry, sinasabi na ng puso mo na mag-commit ka sa ministry, gawin mo na. Huwag mo nang patagalan. Sino nangungusap sa atin eh. Binibigyan tayo ng lakas ng banal na Espiritu para magawa natin yung nais ng ating Panginoon. Anong gusto mong gawin? Gustong-gusto ko na mag-devotion. Gustong-gusto ko na mapalapit kay Lord. Wala ka namang ginagawang paraan, action. Pagka meron ng pangungusap sa iyo ang Diyos, gawin mo na. Kasi tutulungan ka ng banal na Espiritu para magawa mo ito. Kung gustong-gusto mo na mag-commit, gustong-gusto mo nang laging umattend every Sunday, kaya lang laging nahahatak ng kaibigan, nangungusap sa iyo si Lord. Ano yung gusto ni Lord ipagawa sa iyo sa mga pagkakataong ito? Hindi pwedeng kapag ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu, hindi pwedeng wala kang naririnig eh na nais ipagawa sa iyo ni Lord. Meron at meron. Ngayon, tinan mo, kapay mo yung sarili mo, ano ang nais ipagawa sa iyo ni Lord? Meron ba? Alam mo yung mga hadlang kung bakit hindi natin nagagawa? Takot. Takot tayo mag-fail. Takot tayo kung ano sasabihin ng tao. We are focusing on our inability. Yung mga hindi natin kaya, ang bagay na hindi mo kaya pag inilagay sa'yo ni Lord, tutulungan ka ng banal na Espiritu para kayanin mo. Para magawa mo. No? So, parang hindi mo pa kaya mag-share, mag-evangelize, pero kung gustong-gusto mo, do it. Do it. So, dito yung hindi pa na nabaptize. May baptism tayo. Yung announcement, ano? October 1. Yung gustong-gusto na ng puso mo magpabaptize, pero bakit parang may pumipigil sa'yo? Pag sinabi na ni Lord sa'yo, anak, magpabaptize ka na, gawin mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Amen? Tutulungan ka ng banal na Espiritu. Alam mo, yung nga yung sinasabi ko, umahadlang sa atin, what are the things na umahadlang sa atin? Yung takot natin. Takot na mawalan. Ayoko sa ministry kasi gusto ko talagang commit na sa ministry. Kaya lang, mawawalan ako ng oras. Takot. Kung ano sasabihin ng tao. Maka naman sabihin ng tao na hindi ako marunong sumayaw. No? O hindi ako marunong. Yung mga alam naman natin na hindi tayo marunong kumanta, huwag itong gawin natin encouragement. Sabi ni Pastor Jean, mag-aano na ako sa ministry. Kaya mamaya, maraming mag-audition kahit naman alam mo sa sarili mong parang bala na si Sister Irene doon. No? Pero marami namang ministry, hindi lang naman sa ano, hindi lang naman sa, kung hindi ka talaga pwede sa awit, maraming pwedeng gawin para kay Lord. Amen po ba? Pag sinabi na ni Lord sa'yo na gawin mo na. Kung minsan kasi, kaya tayo nahahadlangan, naduduwag tayong gawin ang nais ni Lord. Baka. Tao ka, hindi ka baka. Amen?
Baka kasi mag-fail ako eh. Baka kasi ano sabihin ng tao eh. Kay Lord ka nalilingkod. Tandaan natin ito. Ano pa? Ang adlang, selfishness. Lagi natin nais tumanggap. Ano ba makukuha ko dyan kapag nag-commit ako? Kapatid, ang dami mo nang nakuha. Ang dami mo nang natanggap mula kay Lord. So, ganun, kasi minsan, ganun tayo eh. We always want something, kaya lang ayaw naman natin magbigay ng effort. No? So, ano pa ang mga adlang katamaran? Tamad, ito talaga lagi eh. Katamaran. Tamad tayong gawin ang mga bagay na nais ipagawa ni Lord. Pero pag nanalangin, kulang na lang hugutin sa langit yung gusto. No? Laging gusto blessing, ayaw namang maglingkod, ayaw namang sumunod. Katamaran. So sabi sa 2 Timothy verse 1, chapter 1 verse 7. 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi espiritu ng kaluwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Diba? Yun yung kaloob ng ating Panginoon sa atin. Hindi siya nagkaloob sa atin ng espiritu ng kaluwagan. Huwag kang matutuwag. If God is for you, who can be against you? Amen. Amen po ba? Walang anumang kayang gawin ng kaaway na hadlangan ng kalooban ng Lord sa buhay mo. It's only your disobedience. Kaya nahahadlangan. Alam mo, ang kaaway, kapag kalooban ni Lord, walang makakapigil sa kalooban ni Lord. Kaya lang minsan, nababalam na dumating ang kalooban ni Lord dahil sa ating disobedience. Dahil sa ating hindi pagsunod. Kaya madalas, hindi natin natatanggap yung blessing na dapat sana para sa iyo. So yun. Sabi ni Joyce Meyer dito, everything God tells us to do is for our good. Anumang bagay na gustong ipagawa sa atin ng Lord, may kaakibat na blessing yan, kapatid. Para ito sa ating kabubuti. Whether it's direction you get in His Word, kaya lang ba, paano ka makakakuha ng direction sa salita ng ating Panginoon kung hindi mo naman ito binabasa? Sira-sira na, no? Yun pala, nilalawayan lang. Ginagawa lang unan. Ay, grabe naman yung Bible niya. Sira-sira. Siguro laging binabasa to. Yun pala, ginagawang unan. No? Paano ka makakakuha ng direction kung iba yung mga pinapanood mo o iba yung mga tinitingnan mo lagi? Hindi ka talaga makakakuha ng direction from the Lord kung wala kang panahon magbasa nito. Amen po ba? So sabi mo sa katabi mo, mamaya, magbasa ka na. Basta na mamaya. Isa na. No? So, whether it's direction you get in His Word or something He specifically put in your heart. Yung sinasabi ko kanina, na naglalagay si Lord sa atin kung ano yung may gustong-gusto tayong gawin para kay Lord eh. Nalagay niya sa puso natin. So, asa yung sitwasyon ngayon sa buhay, ano? The absolute best thing you can do is obey Him promptly and completely. Ang pinaka-the best na magagawa mo, sumunod ka agad-agad at buong pagsunod. Amen? Susunod, sabi ni Corey Ten Boom, trying to do Lord's work in your own strength is the most exhausting and tedious in all work. Sinabing tedious, boring, at nakakapagod. Kapag ka ginawa mo daw yung ginagawa ng gawain ng Panginoon, sa sarili mo lang lakas, mapapagod ka. But when you are filled with the Holy Spirit, kapag napuspos ka ng banal na Espiritu, then the ministry of Jesus just flows out of you. Pag ikaw pinananahanan ng banal na Espiritu, hindi pwedeng hindi ka maglingkod kay Lord. Hindi pwedeng hindi ka gumawa para sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi ka sumunod kay Lord. Amen po ba? Amen. Conclusion. Yes, tapos na.
So the Holy Spirit gives us strength in our walk with our spiritual life. Nagbibigay ng lakas ang banal na Espiritu sa atin sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. Kapatid, sino'y gabay mo? Tatanungin ko kayo ngayon, sino yung gumagabay sa'yo? Are you basing on your emotions? Hindi dapat. Patubay dapat ang banal na Espiritu ang sinusunod natin. So, His words are rules and are essential for our victory as Christians. Yung kanyang pagkilos o kanyang mga rules sa ating mga buhay ay napakahalaga para tayo ay makapamuhay ng matagumpay bilang mga Kristiyano. Kasi kung wala ang mga ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin, mananatili tayong talunan. No? So, because we can't rely on our own strength, because we can't rely on our strength, for it is limited and declining. Hindi tayo pwedeng manahan sa ating sariling lakas. No? Tinan mo yung lakas mo noon, nung bata ka pa, at lakas mo ngayon, iba na. Yes. Di po ba? Kapag nag-rely ka sa lakas mo, hindi ka magtatagumpay. Bakit? Yung lakas natin, limitado lang sa bawat araw. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng 24 hours a day. Bakit? Siguradong igugupo ka ng lakas mo. Limitado lang yung lakas natin, pero yung kapangyarihan at lakas ng banal na Espiritu, unlimited ito. So, kailangan natin ang lakas ng banal na Espiritu para magtagumpay tayo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Next. The strength that comes from the Holy Spirit enables us to do great things for God. Yung lakas na binibigay ng banal na Espiritu, yun yung mag-i-enable sa atin para gawin yung mga dakilang bagay para kay Lord. No? Kahit na mabigat na yung nararamdaman mo, you will continue to stand up and fight the good fight of faith. Amen? Amen? Amen. So, yung lakas ng banal na Espiritu magbibigay sa atin ng kapangyarihan at enable sa atin to accomplish His purpose in our lives for the glory of His name. We need the strength of the Holy Spirit para ma-accomplish natin yung mission na nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi sa ating lakas lang, wala tayo. So do not rely on our own strength, on our own wisdom sa sarili lang natin. Hindi tayo magtatagumpay. Kulang tayo eh. Kapag nangihina, run to Jesus. No, and receive the strength that comes from the Holy Spirit. Tayo lahat ay tumayo. So let us tingnan natin yung ating mga sarili sa mga pagkakataong ito. Pagod na ba tayo? Emotionally? Physically? Spiritually? Nakakaramdam ba tayo ng pagod? Let us be honest with ourselves. Pagod ka na ba sa pinapagdadaanan mong mabigat na problema? Pagod ka na ba sa mga bagay na nagpapabigat sa'yo? Ano ba dinadala mo ngayon? Anong kapaguran na mayroon ka sa mga pagkakataong ito? Ilahad mo lang kay Lord. Mahina ka ba? At yung kahinaan mo ba nagkukos sa'yo para magkaroon ka ng stronghold? Magkaroon ng stronghold ang kaaway sa buhay mo na paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan na hindi naman na dapat? Pagod ka ba emotionally because of what is happening inside of you? Kung ano nangyayari sa'yo? Kung ano nangyayari sa mundo? Let us allow the Holy Spirit to help us and to strengthen us. Buksan natin ang ating mga puso para makapangusap at makakilos ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan.
Ilahat mo kay Lord lahat ng mahihina sa iyo. Lahat ng kapaguran mo, lahat ng kabigatan mo, ilahat mo lahat kay Lord. Mag-usap ka, makipag-usap ka kay Lord. Hayaan mo, ialaw mo yung banal na espiritu na kumilos sa buhay mo. Palakasin ka. Mo ang mga kahinaan ng bawat isa. Nalalaman mo, Lord, kung saan kami madalas, Panginoon, na nadadala ng kaaway para kami magkasala. Alam mo rin, Lord, yung mga kabigatan na nararanasan ng bawat isa. Alam mo rin, Panginoon, yung lahat, Lord, ng kahirapan ng damdamin at puso ng bawat isa. Alam mo rin ang kapaguran, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, wala kaming maililingit sa iyo. At salamat, Lord, dahil malaya namin na ilalahad sa iyo lahat. Hindi mo kami huhusgahan, Panginoon, bagos kami yayakapin mo. Hindi mo kami kailanman, Panginoon, pababayaan. Hindi mo kami kailanman, Panginoon, tatalikuran. Kailangan ka namin, Banal na Espiritu, sa aming mga buhay para kami ay makapamuhay ng matagumpay. Kailangan ka namin, Banal na Espiritu, para kami ay palakasin sa aming mga kahinaan. Para kami ay palakasin sa anumang kapaguran na meron kami sa pagkakataong ito.
alam mo, Lord, ang lahat. Kaya naman, Lord, hayaan mong lahat ng narito sa mga kapaguran, sa mga kahinaan, sa mga kahirapan na nararanasan, Lord, itong manggap ng restoration and ng strength that comes from you, Lord. Mapalakas ang bawat isa sa pamamagitan mo, Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na nagpapalakas sa amin. Salamat, Lord, sa iyo. Salamat, banal na Espiritu, na laging sumasama sa amin, laging nagpapalakas sa amin, laging umaakay sa amin kung saan kami dapat, Panginoon, at kung saan, kung anong dapat namin gawin. Salamat, Lord, sa iyo. Hayaan mo na sa aming paglabas sa bulwagang ito, taglay-taglay namin, Panginoon, ang lakas. Lakas, Lord, na ibinigay mo sa amin. Lakas, Panginoon, para magtagumpay sa buhay na ito. Lakas para makapagpatuloy sa kabila ng kahirapan at kabigatan, Lord. Lakas para ma-overcome ang anumang temptations, O God, na nais ibato sa amin ang kaaway. Tulungan mo kami, Panginoon, at palayain sa lahat ng stronghold, Panginoon, ang kaaway sa aming mga buhay. In the name of Jesus, Panginoon, salamat po. Help us, Lord, na hindi kami lagi, Panginoon, magdesisyon o gumawa ng ayon sa aming mga emosyon lamang. Patnubayan mo po kami, banal na Espiritu, upang sa gayon, lahat ng aming naisin, lahat ng aming gagawin, lahat, Panginoon, ng aming pagdidesisyonan ay nakabatay sa iyong kalooban. Salamat, Lord, sa iyo. Tanggapin mo ang papuri at pagsamba, pagkilala at pagdakila. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ay magsabi ng Amen. Natawa ka na kung ito mo. Regalo. Kasi kahit nga yung pinakamayaman na tao, yung kaya niyong bilhin ng lahat, kapag binigyan mo ng regalo, natutuwa eh. Ngayon, ang punto kasi dito kasi yung special na bagay kapag ang isang tao ay nagtabi sa kanya sinasahod, tapos nag-isip siya kung ang ibibigay sa'yo na alam niyang magugustuhan mo. Tapos yung araw na yun, lumabas siya. Pinili niya, hinanap niya pa niya yung ibibigay na regalo sa'yo. Tapos sa kanya ipapalot sa isang magandang box sa ibibigay sa'yo. Diba? Yun ang anong mararamdaman ng taong pagbibigyan mo. Ang pagbibigay kasi ng regalo ay isang kapanapanabik. Sabi, excited. Yung kaila excited ka, oo, sa Tagalog ka, kapanapanabik. Tsaka nakakatuwang paraan para ipalam sa isang tao na mahal mo siya, na nagmamalasakit ka sa kanya. Kaya nga sabi sa, ano naman ang mararamdaman mo kapag halimbawa may isang tao nagbigay naman ng regalo sa'yo, nakasimangot. Diba? Yung parang napilitan lang, umaten ng birthday mo, napilitan bumili ng regalo, kasi nga, ano sasabihin ng iba pag hindi ako nag-abot ng regalo? Diba? Ang tunay kasi na pagbibigay, kailangan yung nagbumula sa puso, yung may nagtutulak sa'yo, para talagang magbigay ng mahalaga na magugustuhan ng isang tao. Yung hindi napipilitan lamang. Sabi nga sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa bigti, ba't hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang Panginoon nalulugod kapag nagbibigay tayo ng may kasiyahan at may galak. Yung talagang iniisip natin, pagsweldo natin, diba yung marami nang nagbibigay na matagal na, nandun yung excitement na eh, pag nagbibigay, pag sakot ko, ay ito, para kaagad kay Lord to. Wala na yung bigat, kundi nandun yung saya kapag nagbibigay. Yun ang nais ng Panginoon.
yung ang magtutulak sa'yo, yung pag-ibig mo sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagtatapat ka sa Kanya, at higit sa lahat, yung pag-ibig na pagmamahal mo sa Panginoon, magtutulak upang magbigay sa gawain ng Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians 19, ang Diyos na nagbibigay ng mga binhi itatanim at inapay na makain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga sa inyo ng inyong kabutihan doon. Maliwanag na sinabi dito, lahat ng ating mga biyayang tinatangkilik at ginagmumula sa Panginoon. No? Kaya sundin natin yung utos niya na ibalik yung para sa Kanya, yung utos niya na balik ang ating ikapu at mga handog. Hanggat hindi natin ibinabalik yun, katulad ng isang buto kapag tumubo, hanggat hindi ka naghasik, hindi ito lalago, hindi magmumultiply. Kaya kailangan nating sumunod na may nagtutulak ng pag-ibig para ibigay ang para sa Panginoon. Ngayon, yun nga yung sa akin, ano? Kung titignan niyo ako, maraming, ay, ano to, yung kung titignan niyo ako, para akong sagana, no? Pero tutuusin lang. Sagana talaga. Dahil hindi ako nagkukulang. Yan ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Hindi ako nagkukulang talaga. Tapos nadadagdagan pa. Marami kong bayarin. Pero hindi ako nagkakautang. Nung 2 months ago, laki ng bayarin ko sa tubig. Kasi tumagas. Pero managbayad ako isang buwan, 21,800. Sa loob ko ninyon. Kailangan kong bayaran talaga yung kahit hindi ko ginamit. Sabi ko, Lord, ano? Eh, sweldo ko ganito lang. Matagal na ako sama ko, pero minimum pa rin ako. Paano ko babayaran na ito nang hindi ako nangungutang? Pero Lord, sabi ko, kahit gamit ako, hindi ko gagalawin yung ikapo. Kasi alam ko, Panginoon, na ikaw ang tutulong sa akin para mabayaran ko. At papuwi sa Panginoon, kasi hindi ako nangungutang na bayaran yun. Oh, kaya doon ko nakikita yung paggawa ng Panginoon sa mga nagtatapat sa Kanya. Kaya may mga nagtatanong dito, bakit ang tagal ko nang umaten ng church? Bakit kapos na kapos pa rin ako? Nagkukulang pa rin ako. Ang tanong, tanongin mo yung sarili mo, binibigay mo ba yung ikaw ko ng buong buo sa Kanya? Kasi unless na hindi ka magtiwala sa nagbigay, hindi ka pagpapanain ng Panginoon. Hanggat hindi mo binabalik yung para sa Kanya, hindi ka pagpapanain ng Panginoon. Kaya magtapat tayo mga kapatid sa ating mga ikapo. Tandaan natin, hindi kumpleto ang worship kung wala ang giving. Kasi kung ang Panginoon, binigay niya, buong buhay niya, di ba? Bigay siya ng bigay. Ultimo, wala siyang kinabigay, puro pabigay ng paglilingkod. Eh, in the end, pati yung buhay niya, hindi niya pinagkait eh. Pero yung maliit na bagay na hinihingi niya sa iyo na kung tutuusin naman, 100% yun. Mula sa Panginoon, pero 10% lang ang hinihingi niya sa inyo, di ba? Hindi mo maibigay. Kaya, kung gusto ninyong pagpalain, matuto tayong maghasik, no? Para sa gawain ng Panginoon. Let's pray. Ama namin, banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay, tunay na ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, na patuloy na hinahamon mo kami upang magpagkaloob, Panginoon, ng para sa iyo. Na kung tutuusin naman, Panginoon, ang lahat ng meron kami ay nanggagaling sa iyo. Turuan mo nga po, Panginoon, na maging matapat kami sa lahat ng bahagi, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, sa iyo. Tunay na maramdaman namin na ang pagbibigay sa iyo ay isang karangalan, Panginoon, na nagmumula sa amin upang ibalik, Panginoon, ang para sa iyo. Ikaw naman patuloy na pamapuri, Panginoon, sa bawat area ng aming buhay. Nawa patuloy na ang malilikom, Panginoon, ay gamitin mo po, Panginoon, kung saan ikaw ang Panginoon ang tanging mapaparangalan. Muli, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang kataas-taasang papuri sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen! Misang pa, patuloy natin awitan ng ating Panginoon. Patuloy natin itaas at iway-iway ang kabutihan ng ating Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng pagpapala. Amen! Hallelujah! Habang tayo ay nag-aawitan, gumayang po natin ang bawat isa.
tayo magwakas sa panalangin. Yes, O Lord, thank you for the wonderful service that we have had today. Thank you, O Lord, that we have with us from the start and the end. Help us to focus your words and show us how to apply what we have learned in this service to apply in our daily lives. Hallelujah. Give us wisdom, O God, that leads love and faith. Let your word take growth and produce blessing and beautiful things in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. The life of our Pastor Jeannie, that she's preached your words about your Holy Spirit. Thank you, O Lord, for your Holy Spirit that always give us strength when we are weak. Hallelujah. Let your Holy Spirit work in any area of our lives. Let's continue use her life, O God, to glorify your name. Give her a heart full of love and courage for those people who has lack of knowledge about your words. Hallelujah. Thank you, Lord. Be with us until the end of the day. And as we live in this place, give us a peace in our heart. This is our prayer in the name of Jesus Christ, your only Son, our Lord. Amen. Amen. Tunin ang ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang spirito, no? Hindi lang ito yung nagbibigay o nagsisanctify sa atin. Hindi lang ito yung comforter, no? Hindi lang ito yung helper. Ito rin ay ang lakas, no? Na nagsusupply sa atin, lalo na sa mga nanghihina. Amen? Yes. Ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Kaya po tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon, humayo na nasa atin ang abanalan ng Panginoon, kanyang spirito, at patuloy na pagpalain ng ating Panginoon ang ating mga buhay. Upang sa gayon, lahat ng ating makakasama ay dadalunan din ng pagpapala at lakas mula sa ating Diyos. Amen? God bless po at magandang tanghali sa inyong lahat at sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Pagpalain din po kayo at ingatan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.